Hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano po gawin yung 0% installment ni RCBC. Halimbawa, ito yung app ng RCBC Digital at nakalagin ako kayo. Punta lang kayo sa card kung saan doon nyo po ginawa yung transaction na gusto ninyong magiging installment. Pwede 0%, depende po sa inyo. Pero ang 0% kasi is good for 3 months lang. So the rest, mayroon silang 6 months and up. Pero may ano po, corresponding interest rate na po siya. So ito po yun. Dito po tayo papasok sa isang card ko, which is MasterCard ng RCBC. Gold MasterCard. So ang gawin ko pong installment, yung bagong transaction na ginawa ko. Kasi ang amount medyo malaki-laki, kaya gawin kong installment. At ang napili ko ay yung 0%, which is 3 months. So, punta tayo sa recent transaction. Ito. Ayan. Bubukas po yan at nakahilira po dyan yung mga latest transaction ko. Pero, ang gawin ko lang installment, itong nasa unahan. Ito yung pinakalitest. So, dati, nahihirapan akong gawin yung installment dahil kung pindutin mo tong arrow, kasi sabi, yung arrow daw ang palatandaan na pwede na siyang applyan ng installment. Kaso lang, kung pindutin mo yung arrow, walang mangyayari. Hindi siya walang reaction yung app. Later on ko na siyang lalaman at natutunan na kailangan mo palang i-slide siya pakaliwa. I-slide mo siya pakaliwa, ganito. Ayan. Pag i-slide mo siya pakaliwa, lalabas yung convert to installment. Magiging kulay green siya from white. So, pindutin mo yung installment. Ayan, lalabas po yung option. Mayroong 36 months, which is 1.76 or 1.767%. Tapos 24 months, 1.79%. 18 months, 1.804%. 12 months, 1.79%. 9 months, 1.76%. 6 months, 1.691%. And sa 3 months, 0%. So dito tayo sa 0%. At paalala lang, sa bawat convert to installment ay mayroon pong 200 na service fee. So, magbabayad po kayo ng 200 pesos, ibabawas ko yan sa inyong credit limit sa next SOA ninyo. So, what is 200 pesos? I-divide mo into 3 months. So, nasa 66 pesos lang per month ang parang service fee na binabayaran or palagay na lang natin, yun na yung interest na natcha-charge sa iyo kasi nag-zero interest ka. So, para sa akin, okay na yung 200 na yun compared sa ibang mga banks. Kung mag-convert to installment ka, kadalasan 250 pataas. So, ito, ang i-install ko, yung or ang pipiliin ko yung 3 months. So, yan po, 3 months, then next. Yan po, ang lalabas, then I have read an accepted the terms and conditions. So, i-check natin yan. Just, ilang beses ko na kasi itong ginawa. Oo. Ilang beses na akong nag-installment into 3 months. Tapos, 0% interest. With 200 service fee. So, yan. Lalabas po yan. And then, intayin na lang natin yung approval ng convert to installment application natin. So, ito po yung itsura kapag ang ginamit niyo po ay RCBC Digital app. What how about naman yung yung RCBC Plus, yung pinakabagong nila app ngayon. So gawin din natin doon. Considering na naka-login ka na sa inyong RCBC Plus app, ito po yung makikita niyo po sa credit card section. Sa credit card section, dahil mayroon po akong dalawang credit card na binigay si RCBC sa akin. Pero ang ating gawing installment ay dito po sa first,
Actually, second card ko na ito, pero dito sa listahan niya ay nasa first on the list. So, meron po akong 50,000 na credit limit. So, ito po yung recent transaction ko. Punta tayo sa recent transaction. Ayan. Yun yung recent transaction. Kaso dito sa recent transaction ay nakaano na siya. Hindi na available kasi tapos na nating ginawa doon sa RCBC Digital App. So dito sa RCBC Plus, updated na siya. Hindi na available yung convert to installment. Unlike dito sa baba, mayroon po dito sa baba yung dalawa pang transaction ko or latest transaction. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura kung dito niyo gawin sa RCBC Plus. Pero hindi ko ito i-request ng tuluyan. Gawan lang natin ang halimbawa. So, ito na lang dito sa baba. So, convert to installment. Itong 5274.70. So, yung 13,135. Tapos na natin yun, which is ginawa yung transaction ko with Lifesides. So dito tayo sa 5274.70. So ganun pa rin, ang 3 months is 0% ang interest. So kung pipindutin mo 'yan, continue, 'yan po 'yun. Pero baka magiging din 'to. Baka mag sige, if in case na papasok, walang problema. Para lang may ipakita ko sa inyo na ganito ang mangyari sa RCBC Plus. So, yan po yung prerequisite natin. So, ang 5274.7 ay magiging 1758.23 pesos na lang po per month. Isa sa napansin ko at nagustuhan ko dito kay RCBC Plus, yung bagong app nila, ay yung processing fee dito ay 100 pesos na lang po. Sa kabila kasi, yung RCBC Digital App ay 200 po doon kapag doon gagawin yung installment. So, sana ay totoo itong 100 kasi hindi ko pa na-try ito. Makikita ito sa next SOE ko. Pero I think totoo po. Hindi po siguro scam itong 100 lang ang processing fee. Dito, kung doon pindutin, i-click. Dito, slide naman. Slide to convert. O, sige, gawa na lang natin to ng sample para po may idea kayo na ito po pala ang mangyayari. So, ganyan na lang po. O, slide natin pa kanan. Slide natin. So, ayan na. O, you have converted. Automatic pala dito. Ito yung pinakagusto kong features ni RCBC. Kaya, paborito ko si RCBC compared sa ibang card. Pero mayroon pang halos parihan ito. Si S2S. Si S2S naman gagawin ang installment sa Messenger, which is madali lang din. Ang pinaka gusto ko pagdating sa installment ay si RCBC at saka si S2S. Then susunod doon si Union Bank. Kaso kay Union Bank at saka kay BPI, pareho po kailangan itawag po sa hotline. Which is, minsan kasi sobrang busy. Hindi ito maganda para sa mga wala pong landline sa bahay. Yung tatawag ka sa hotline. Para sa akin, kasi may PLDT kami, kaya natatawagan ko agad. Mas iba, iba pa rin yung tumawag ka gamit ang PLDT telephone. Gamit po ang hotline nila na toll-free sa BPI at saka sa Union Bank. Pero kung cellphone ang gagamitin niyo po sa pagtawag sa kanila, minsan ang tagal-tagal nilang sumagot. So kaya gusto ko pa rin yung ako mismo ang gagawa ng installment at ang pinaka the best si RCBC at saka si S2S. Si S2S sa Messenger, okay, mas mabilis din. Pero dito kay RCBC sa app talaga gagawin. Kaya super RCBC, the best. So yun lang po siguro, sana po may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan niyo po, paki-like and share at huwag kalimutang mag-subscribe po sa aming YouTube channel para sa iba't iba pang mga guide namin pagdating po sa mga credit cards. Maraming salamat po. Paalam.